huwag kayong mag-worry so much about subscribers kasi hindi subscribers ang magpaparami ng views ninyo. Hi guys! Welcome to my channel. This is Christine. Today, I'm going to show you kung paano i-optimize ang inyong YouTube channel. Okay? Ano ba yung optimize? Optimize means i-improve yung traffic sa channel ninyo. Ang YouTube ay isang search engine. Okay? Parang Google. Okay? Kaya nga lang, puro videos ang hinahanap niya. Kapag naka-optimize ang ating channel, meaning naka-set ng maayos ang ating channel, mas matutulungan natin si YouTube algorithm na maisama tayo tuwing nagsa-search siya ng mga videos. Yun ang objective natin dito. How to grow more views or how to get more views. Okay? So, ano tong mga i-check natin today sa ating channel settings? Number 1, about section. Number 2, channel keywords. Number 3, location. Number 4, yung channel settings. Kung ano-ano pa doon. So, panoorin to hanggang huli. Okay? Walang pipikit, walang... Ano ba tawag doon? Walang pipikit. Nerd din dito sa YouTube. Okay? So, yun lang guys. I'll see you at the end of this video. I'm just so excited to share kung ano yung mga natututunan ko sa aking mga mentors. Okay? So, ang tuturo ko sa inyo ngayon, ang isi-share ko, ay kung paano natin mag-grow ang ating YouTube views. Huwag kayong mag-worry so much about subscribers kasi hindi subscribers ang magpaparami ng views ninyo. Of course, kapag merong magsusubscribe lang talaga sa atin, meron na tayong mga patrons, meron na nagfa-follow sa atin. Pero hindi yon ang kailangan nating palaguin sa YouTube, kundi yung mga views. So, paano tayong lalago yung views natin? Paano natin matutulungan ang YouTube na i-promote ang ating videos? So, ito ang ituturo ko ngayon. Okay, so, ang una nating pupuntahan ay, syempre, yung ating YouTube channel. So, dapat naka-login ka na. Login na ako sa YouTube channel ko. Okay? At click mo tong icon sa taas, tapos i-click mo yung your channel. So, pag-usapan muna natin, bakit daw ba kailangan ayusin natin tong mga items na to or iset natin ng maayos sa ating channel because this will help YouTube promote our videos. Okay, so ngayon, simulan natin dito. Pag nandito ka, makikita mo tong mga tabs na to. Home, my videos, playlist, channels, discussion, and about. So pupunta tayo dito sa customize channel. So ngayon nandito ka na, makikita mo tong tabs na to ay magiging editable page siya. Okay? So, punta tayo sa About. Kasi ito yung pinaka-importante. Ayan. So, para ma-edit mo to, i-click mo tong pencil. Okay? Click mo lang yan. Bubukas siya. Edit mo. Makakatulong ang lahat ng words na isusulat ninyo dito sa inyong description box or sa inyong About page. Because remember, YouTube is a search engine. Okay? So, if somebody types up any word or nagsusearch ng mga keywords sa YouTube, mapapasama ang inyong channel or videos sa maipopromote ng YouTube. Dito, dapat ilagay mo ang description ng iyong channel. Ano ba yung ma-expect ng mga tao dito sa channel mo? Ano ang content sa channel mo na to? Sa akin, medyo generalized per Christine Nance Vlog. So, dito ko siya nilagay sa About page. Okay? So, pag kinlik nila yan, pumunta sila sa channel ko, makikita nila dito sino ba si Christine at ano ba yung gusto kong i-vlog. Kung ano yung gusto mong ilagay, ano yung content ng channel mo, ilagay mo dyan. Make it a little bit more personal. Huwag naman yung keyword lang, naglagay ka lang ng cooking, baking, fashion, blah, blah, blah. Okay? Maglagay ka naman ng tungkol sa'yo. Kasi dito sa YouTube, we have to build friendships. Okay? At when we build friendship, they will come and keep viewing our videos. Diba? Ito ang isang sample ng isang video ko na naka-optimize ang kanyang mga keywords. Ganun din mag-work ang about page natin. Kapag nandun lahat yung mga words or keywords na nagmamatch sa mga content ng video natin sa buong channel, makatutulungan niya ang YouTube algorithm sa pag-rank ng iyong mga videos. Ito kasi ng YouTube na ang paglalagay mo ng mga title or mga keywords ay natural. Hindi yung parang kinapipaste mo lang na kinapipaste ang bawat salita. Gagawa rin ako ng video para maipakita ko to, mai-discuss ko ito ng mas detalye sa inyo.
When you're happy, click done. Susunod na kailangan mo ilagay, lagay ka ng email mo. Okay, click mo rin yung pencil. Edit, click done. Yung location mo, saan ka ba? Philippines ka ba? Okay, ano ba yung target audience mo? Ako kasi ang target ko, Philippines. Okay, kung gusto ko US, pwede ko rin ilagay United States na nasa US ako. So ngayon, itong last, yung mga links na gusto mong ilagay dito. Okay? Ito yung mga links na nakikita dito sa iyong channel art. Okay? Yung isang link dito, pag kinlik mo to, makikita mo edit links. Ito rin yon. So, pag kinlik mo yan, mapupunta ka rin doon. So, two ways to go there. So, lagyan mo lang ng title, tapos dito mo ilagay yung URL ng iyong Facebook page or ito naman Instagram. Tapos, kung gusto mo magdagdag, click add. Enter mo lang yung title. Dapat may title. Hindi pwedeng wala. Taka yung URL. When you're happy, done. Okay? So, yun lang. Yan lang ang pinaka-importante dito sa mga to. Kasi ito ay mga content na lang yan. Okay? Number 2, optimization tip. Ito talaga tutulong sa YouTube para i-promote ang videos mo kapag in-edit mo to. Punta tayo sa advanced settings. So, click mo tong studio. Click mo to. Punta ka dito sa left, bottom left, sa settings. So, may lalabas na settings page or settings window. May 5 tabs dito. Unang-una yung general. I click on peso. So, sa channel, punta ka dito and makikita mo tong advanced settings. So, click mo yung advanced settings na yan. And ito, makikita mo dito, do you want to set your channel as made for kids? Importante yan. Pag nilagay mong yes, so may condition yan. May mga restrictions yan. So, iset mo lang siya na no, set this channel as not made for kids. Ngayon, kung talagang pang kids talaga yung mga videos, edi iset mo, yes. Pwede yung i-change for every video, okay? Pero sa akin, naka-default na siya sa no. Sa advanced setting, ito yung pinaka-pinaka-importante sa lahat. Scroll down ka. Tapos ito, advanced channel settings. Click mo yan. Bubukas yung window. Okay, so nandito tayo sa advanced settings. Nakaset na ako sa Philippines, katulad ng settings natin kanina. Itong channel keywords. Bukod dun sa about page, ito yung isa pang napaka-importante. Kapag may nag-search about cooking, baking, tutorials, spiritual, devotions, whatever, kung ano yung ilagay mong keywords dito, malaking bagay na ilagay mo yan. Scroll down ka. Disabled interest-based ad. You don't wanna check that. Kasi bakit? Kasi pag later on may ads, ilalagay yung YouTube sa'yo. Pag pwede ka nang monetize, maglalagay sila ng mga ads. So leave that unchecked. Ito pa ang isang importante. Channel recommendations. Allow my channel to appear in other channels' recommendations. Kapag hindi yan naka-check at nakapunta sa do not allow, your videos will not show with the others sa YouTube. Okay? And then click mo lang yung save. Okay? Alright. So, let's go back. Punta ka naman dito sa branding. Itong branding na to is just for professionalism or para yung ang iyong videos ay may brand, okay? So it's just like a photo. It's a logo. Pwede kang gumawa ng logo mo, save mo siya as image at i-upload mo diyan. So kung wala ka niyan, ang makalagay dito is upload. Pag gusto mong maglagay niyan, click mo lang tong replace, upload mo lang katulad kung paano mong ilalagay yung iyong channel art. Tapos mamili ka kung saan mo siya i-display. Gusto mo end of the video, gusto mo sa simula, or the entire video. I like it to show on my entire video. Don't worry about this. Okay? So, just make sure all of this are enabled. Sa basic, so may advanced settings dito. Meron ding advanced settings dito sa channel. O, huwag kayong malito. Dito sa channel, ito yung isa. Lahat dito sa advanced settings, pinuntahan natin. Lahat yan importante. So, make sure na ma-check mo yan. Okay? Ngayon, dito sa upload default, sa advanced settings, itong license, i-maintain mo lang siya sa standard YouTube. Huwag itong Creative Commons attribution kasi yan, may restrictions yan. So, check mo lang siya sa standard. Category, ano ba yung category ng channel mo? People and blogs ba yan? Puro how-to style ba yan? Fashion, music ba yan? Okay? Kung ano man yan, i-select mo ng maayos. Okay? Next, video language. Gusto mo, iset mo lang siya sa English. Inon nila yung subtitles. Naka-default na siya sa English. Caption is, I just lifted it with none. Okay? I don't touch that anymore. And, save natin. Thank you guys for watching this video. Don't forget to hit like. Subscribe if you haven't. Don't forget to click that notification bell button. And, watch out for my next video where I will teach you how to optimize your videos. Mga description ninyo. Okay? So, I'll see you guys again soon. God bless!